Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating kwento ngayon ay nangyari sa Queensland, Australia ng taong 2013, kung saan isang mayamang lalaki ang humingi ng tulong sa isang Pilipino para malutas ang kanyang problema. Paalala lang, medyo magulo ang kasong ito dahil matagal ang naging usad at inabot nga ng 6 na taon bago magkaroon ng hatol. Pero ang kwento natin ay iikot kung bakit nahantong sa krimen ang pagsasama ng mag-asawa at kung paano naging involved ang isang Pinoy para malutas ang kasong ito. Ang pagkawala. February 6, 2013, isang babae ang nireport sa mga pulis na nawawala. Ayon nga dito, huling nakita ang babae sa isang mansyon na kanilang pag-aari sa may Gold Coast. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Novi Chardon, 34 years old na isang Indonesian. Si Novi ay may asawang Australiano at may 2 silang mga anak. Ang asawa ni Novi ay si John William Chardon, 65 years old. Si John ang nag-report sa mga pulis na si Novi na kanyang asawa ay nawawala. Ayon pa sa mga reports, isang araw bago mawala ay kinita umano ni Novi ang kanyang abogado at kumuha ng mga papeles. Bago umuwi si Novi sa kanilang bahay, ay duman muna ito sa isang gas station at McDonald's drive-thru malapit sa kanilang mansyon. Si Novi nga ay nakuhanan pa nga ng mga CCTV sa nasabing lugar. Mga bandang alas 9 ng gabi, nakauwi pa si Novi sa kanilang bahay at kinaumagahan ay hindi na ito nakita pa ni John. February 8, 2013, 2 araw matapos mawala ni Novi, si John ay lumipad papuntang Indonesia para sa isang business trip at sinama nito ang 2 anak nila ni Novi. Matagal na umanong nakaplano ang business trip na ito ni John. Mabilis nga kumalat ang balitang ito at nalaman nga ng media ang tungkol sa nawawalang si Novi. Ayon sa mga balibalita, nakuhanan pa ng panayang ng mga pulis at media si John bago ito umalis papuntang Indonesia. Nang una ay tila nagagalit pa si John kay Novi dahil ito nga ay nawawala. Pero nang kalaunan, nang kinausap siya sa airport ng mga media, sinabi ni John na nag-aalala na siya kay Novi at ang kanilang mga anak. Nanawagan din siya sa media na sana nga ay umuwi na ito. February 12, 2023, nakita ang abandonadong sasakyan ni Novi sa isang train station 20 kilometers ang layo mula sa kanilang mansyon. Wala doon si Novi at wala din ang kanyang mga personal na gamit tulad ng bag, wallet at tablet. Lumipas ang 2 linggo ay hindi pa nga din nakikita si Novi. Tumulong na ang ibang kaanak at kaibigan ni Novi sa paghahanap. Ang mga pulis naman ay tinitingnan na ang likod ng mansyon ni Novi at John, pati ang isang ilog na malapit sa lugar kung saan nga nakita ang kanyang sasakyan. Ang business office ni John ay pinuntahan din ng mga pulis, pero hindi nila nakita doon si Novi at wala din silang nakuhang lead para sa investigasyon. Naging person of interest si John, pero iginit niya na wala siyang kinilaman sa pagkawala ni Novi. February 25, 2013, bumalik si John mula Indonesia. Kinausap siya ng mga pulis, kinuhanan ng DNA swab at voluntaryong sumailalim sa forensic examinations. Matagal nga siyang kinausap ng mga pulis, pero nanindigan si John na wala siyang kinalaman kung bakit nawawala si Novi. Posible nga daw na ito ay lumayas. Matapos ngang makausap at dahil na rin walang sapat na ebidensya laban kay John,
umalis siya ng police station at umuwi sa kanilang mansyon. Ang nanay naman ni Novi na si Padhika ay nanawagan sa publiko upang tumulong sa paghahanap sa kanyang anak. First love daw ni Novi si John, kaya siya ay umaasa na babalik ito kung ito man nga ay nagtatago lang. March 2014, isang taon nga ang lumipas at wala pa ding impormasyong nakita ang mga pulis kung nasaan si Novi. Pero may nakuhang tip ang mga pulis na baka daw nasa isang bundok si Novi at ang bundok na ito ay malapit din nga kung saan siya huling nakita. Kalaunan, sa bakuran nga ng isang bahay ay naghukay ang mga pulis at laking gulat nila nang mahukay nila ang isang puting pickup truck sa ilalim ng lupa. Sino nga ba naman ang gagawa noon kung walang tinatago? Napag-alaman nga na ang may-ari ng bahay ay kakilala pa si John. Kinausap ulit ng mga pulis si John pero iginiit pa din niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Novi. Sabi naman na may-ari ng bahay ay wala din siyang kinalaman sa pagkawala nito. Inimbestigahan nga din ng mga pulis ang sasakyan na kanilang nahukay at ang lugar kung saan nga nakuha ito. Pero walang bakas ni Novi. At dahil nga dito ay bigo na naman ang mga pulis para sa paghahanap kay Novi. Nag-alok na nga sila ng pabuya ng 250,000 Australian dollars o 9 million pesos sa kung sino mang makakapagturo ng kahit anong impormasyon sa kaso ni Novi. June 2016, mahigit 3 taon simula nang mawala si Novi, ay inaresto at kinasuhan si John Novi ng murder para nga sa pagpatay sa kanyang asawa. Ayon sa mga pulis, si John ang kanilang naging suspect sapagkat ito ay umalis habang nawawala si Novi. Ang background ni na John at Novi Chardon. Ang asawa nga ng biktima ni si John William Chardon, 68 years old, ay hinuli ng mga pulis. Siya ay isang matagumpay na businessman at milyonaryo. Ang kanyang business ay lubricant products para sa mga sasakyan. Sa isang business trip sa Indonesia, ay nakilala ni John si Novi. Si Novi ay nagtatrabaho bilang Guest Relations Officer o GRO sa Sheraton Hotel sa East Java, Indonesia ng taong 2001. Nainlove agad sa isa't isa sina John at Novi. Kahit nga doble ang agwat ng edad ni John kay Novi, sila ay nagpakasal ng sumunod na taon. At dahil nga dito, sila ay nagkaroon ng 2 mga anak. Pang-5 asawa na ni John si Novi. May 2 pang anak si John na pawang malalaki na at halos kasing edad lang ni Novi, mula naman sa dati nitong asawa. Kalaunan, lumipad ang mag-asawang John at Novi sa Australia para manirahan at doon ay naging beautician ang trabaho ni Novi. Ayon sa mga reports at mga malalapit na kaibigan ng mag-asawa, nagsimulang magkaproblema ang pagsasama ni na John at Novi ng taong 2009. Nambababae daw kasi si John at ginagawa niya ito madalas tuwing may business trip siya sa ibang bansa. Dahil nga dito, nagagalit si Novi sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga, nang simula ng taong 2012 ay nagdesisyon na si John at Novi na maghiwalay. Pero si Novi ay tumira pa din sa mansyon nilang mag-asawa dahil nga sa kapakanan ng 2 nilang mga anak. Pero ayon sa mga reports, hiwalay na ang kanilang kwartong tinutulugan. May nagbalita din na nagkaroon pa nga daw ng boyfriend si Novi ng panahon na ito. Pero hindi daw ito naging seryoso at okay lang daw ito kay John dahil nga nambababae naman siya. Bukod doon, ay hiwalay na nga sina John at Novi.
Pero katagalan, hindi na talaga naging maganda ang pagsasama ni na John at Novi. Kaya nga nagpa siya na si Novi na i-divorce o opisyal nang hiwalayan ang asawang si John. Sa katunayan nga, nang araw na mawala si Novi ay kinita niya ang kanyang abogado at kinuha dito ang divorce papers na inabot niya kay John pag-uwi. Ang trial ng kaso, July 2019. Halos 3 taon matapos hulihin si John at 6 taon matapos mawala ni Novi, ay dito lang nag-umpisa ang paglilitis sa kaso. Nang panahon din ng kasong ito, ay hindi pa din nahanap ang mga labi ni Novi. Sa korte, nagsalita ng not guilty si John at sinabing lumayas ang asawang si Novi. Nag-impake daw ito ng kanyang mga bag at umalis ng kanilang bahay. Dagdag pa ni John, dala-dala daw nga ni Novi ang mga alahas nito na nagkakahalagang 2.5 milyon sa pesos. Hindi naman din daw nagalit si John nang magdesisyon siyang i-divorce ni Novi. Nagkasundo pa nga daw silang mag-asawa na magsama pa rin sa mansyon para sa kanilang mga anak. Yun nga lang, sila ay magkaiba na ng kwarto. Ayon pa kay John, nagkasundo na sila ni Novi sa kustodiya ng kanilang mga anak at inalok nga niya si Novi ng 3.5 million Australian dollars o 126 million sa pesos bilang divorce settlement. Pero hindi naman naniniwala ang prosecution sa mga pahayag ni John. Dahil ang divorce paper na natanggap ni John ng February 6, 2013 na inabot nga ni Novi ay nagsasaad na kalahati o 50% ng mga ari-arian ni John ay mapupunta kay Novi. Kabilang na nga ang mga mansyon, dalawang pabrika at iba pang mga assets. Gusto din daw ni Novi na makihati sa negosyo na itinatag ni John at ng yumaong asawa nito, kahit na wala naman siyang ambag doon. Sa sobrang yaman nga ni John, sinasabi na isa itong super millionaire dahil malago ang negosyo nitong oil lubricants. Barya lang para kay John ang $3.5 million divorce settlements na ibibigay niya kay Novi. Nang tanongin naman si John sa korte kung bakit siya pumunta ng Indonesia kahit na nawawala na ang asawa, ay sinabi niyang siya ay may mining deal sa Indonesia na nagkakahalagang 10 billion sa pesos, kaya siya ay nagpunta doon. Nang tanongin naman sa korte si John kung bakit nasira ang kanilang pagsasama ni Novi, ay sumagot lang itong lagi daw may panic attack si Novi na nagsisimula ng kanilang away at hindi niya din kahit kailan sinaktan ito. Dinala pa nga din daw ni John ang kanyang asawa sa isang psychiatrist na nagreseta ng mga matatapang na tableta. Dagdag pa ni John, taong 2012, nang nakikipag-date na si Novi sa ibang lalaki, ay sumusuporta daw siya dito at siya pa nga ang gumagastos sa mga date ni Novi at ng kanyang bagong boyfriend. May mga pagkakataon daw na magkasama sina Novi at ang bagong boyfriend nito ng ilang araw. At kapag umuwi daw si Novi ay may ipinapakita daw itong mga resibo kay John. Resibo ng nagastos ng dalawa sa hotel, pagkain at iba pa. Agad naman daw nagda-transfer si John ng pera sa account ni Novi para mabayaran ang mga gastos na ito. Suportado daw ni John ang bagong relasyon ni Novi sa ibang lalaki dahil siya naman din daw ay nakikipag-date sa iba't ibang babae kapag siya nga ay nasa ibang bansa. Tinanong naman uli si John sa korte kung totoo ba ang akusasyon ni Novi na siya nga ay maraming babae. Pero sinabi lang ni John na siya ay isang philanthropist dahil nagbibigay siya ng mga pera sa mga mahihirap na kababaihan sa Pilipinas.
inamin din niya na nakikipagtalik lang siya sa babaeng nagugustuhan niya. Sa imbestigasyon nga ng mga pulis, lumabas na ang una palang nakatuklas at nag-report sa mga pulis na nawawala si Novi ay ang best friend nitong si Federica Wong. Magkikita kasi dapat si Federica at Novi, pero hindi makontak ni Federica ang kaibigang si Novi kaya pinuntahan niya ito sa bahay niya. Pagdating nga niya daw sa bahay ni John at Novi, ay nakita niya daw naglilinis ng kwarto ni Novi si John. Ayon pa kay Federica, tila hindi nga daw nag-alala si John nang hinahanap niya si Novi. Dahil nga dito, nagsagawa ang mga pulis ng forensic investigation sa kwarto ni Novi at natagpuan nila ang ihi o urine ni Novi sa carpet ng kwarto. Nagbigay din ng impormasyon ang mga anak ni John sa unang asawa na may pinatapon daw box sa kanila ang kanilang ama, pero hindi nga daw nila alam kung ano ang laman ng box. Itinapon nga nila ang box nang nag-uumpisa nang mag-imbestiga ang mga pulis sa kanilang bahay at sa negosyo ng kanilang ama. Sinabi din nila na maaari daw may laman na baril ang box na iyon dahil nga mabigat. Sa puntong ito, walang matibay na ebidensya laban kay John dahil puro circumstantial evidence lamang o hindi direktang nagtuturo na si John ay may kinilaman sa pagkawala ni Novi. At dahil nga hindi pa nakikita ang mga labi ni Novi, nahihirapang patunayan sa korte na ito ay patay na at may nangyari ngang krimen. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang witness ang naiproduce ng prosecution laban kay John. Ang star witness. August 2019, lumabas ang isang star witness na nakilala ni John. Ito ay si Marshall, isang Pinoy na naninirahan sa Pilipinas. Ayon kay Marshall, nakilala niya si John sa pamamagitan ng isang Asian dating website ng taong 2011. Ayon kay Marshall, nagkita daw sila ni John sa isang hotel sa Cebu ng unang bahagi ng 2012. At tinanong daw siya ni John ng, "Kaya mo bang pumatay?" Sumagot naman daw si Marshall ng, "Sino naman ang gusto mong ipapatay?" Sumagot naman daw si John, "Ang aking asawa." Sinabi din daw ni John ang mga katagang, "Kung hindi mo ito magagawa, pwede ka bang tumulong at ihanap mo ako ng tatlong taong gagawa nito?" Kwento pa ni Marshall, gusto daw ni John na sa Pilipinas gawin ang krimen na kakaunti ang tao para hindi ito makaakit ng pansin at pwedeng iwan na lang ang kanyang asawa doon. Magbabayad nga si John ng $10,000 o halos kalahating milyon kung makakahanap ng hitman si Marshall. Sa ad pa ni Marshall, sumang-ayon daw siya kay John na siya ang maghahanap ng hitman. Pero ang katotohanan ay wala siyang kilalang hitman. Pero nagbigay pa din ng pera si John kay Marshall pambili nga ng baril at silencer. Pero hindi bumili ng baril si Marshall. Ipinakita nga sa korte ang mga palitan ng email sa pagitan ni John at Marshall, kung saan sinabi ni John na hindi na siya makapagpapadala pa ng pera kay Marshall dahil sa kanyang asawang si Novi. Sinabi ni John sa mga email ay, "Ang aking asawa, masama, walang kabuluhan, makasarili, matakaw." Sinabi pa ni John kay Marshall na ang kanyang asawa ay pabaya na sa kanilang mga anak at mayroon pa itong kasintahan na magiging instant rich kapag sila ay nagdiborsyo. Sa korte, kinross examine si Marshall at inalam ang kanyang intensyon sa pagtistigo sa korte. Ang mga abogado ni John ay tinanong si Marshall
kung gusto niya bang tulungan ang Australian Police para lang makapag-migrate sa Australia? At tumistigo ba siya sa korte dahil may reward na 9 million pesos? Dahil nga, ang mga impormasyon na binigay ni Marshall ay pwedeng magdiin kay John sa kaso. Pero ayon kay Marshall, ang intensyon niya ay gawin ang tama at hindi pera ang dahilan kaya siya ay lumitaw bilang testigo. Sa korte nga, nalaman pa na humihingi si John ng mga sexual favors sa mga Pinoy students na kanyang ini-sponsoran ng tuition fee. Hindi naman ito itinanggi ni John at sinabing wala siyang pakialam kahit na sa pinakamahal na universidad pa niya ito pag-aralin. Pero kung nasa Pilipinas daw siya, ay gusto niya ng special reward. May iba ding mga witness ang tumistigo at sinasabing arrogante at vulgar ang pag-uugali ni John. Ang kapatid ni Novi na si Yongki na nasa Indonesia ay tumistigo din at ayon sa kanya ay lagi siyang tinatawagan ni Novi. Ayon sa kanya, nag-aalala si Novi tungkol sa kanyang kaligtasan. Si John kasi ay may baril at nagiging bayolente na. Hindi na din daw nga tapat si John kay Novi dahil may mga babae ito. Nagbabanta na daw noon si John kay Novi na siya ay papatayin at hindi hahatiin ang kanilang pag-aari ng 50-50. Tugon naman ng abogado ni John sa mga ebidensya at eyewitnesses. Bagamat maraming napatunayan laban sa kanyang kliyente, hindi ibig sabihin ay napatunayan na nilang si John nga ang pumatay sa kanyang asawang si Novi. Ayon sa prosecution, si John ay naggalit dahil naniniwala siyang sinusubukan ni Novi na kunin ang kustodiya ng kanilang mga anak. Ayon pa sa isang ebidensya, nang gabi nang mawala si Novi, may mga witnesses na nakita si John na nagmaneho papunta sa kanyang pabrika at nagtagal lamang siya ng 80 seconds sa loob nito. Ayon sa mga sabi-sabi, maaari daw na dito dinispose ang mga labi ni Novi dahil nga ang pabrika ni John ay oil lubricant na mayroong mga biohazard na chemical. Pero hindi talaga naging malinaw kung paano pinatay ni John ang kanyang asawa o kung nasaan na ito. Dahil wala naman siyang inamin sa korte. Pero ang ihi sa carpet na nakita nga sa kwarto ay nagpapahiwatig na may ginawa si John kay Novi. Ang hatol ng kaso. September 19, 2019, hinatula ng not guilty of murder si John Chardon. Pero siya ay natula ng guilty of manslaughter sa pagpatay sa kanyang asawang si Novi. Ibig sabihin, hindi niya sinasadya ang pagpatay. Ayon sa judge, magaling daw magsinungaling si John, pero ang mga ebidensya ay itinuturo na siya nga ay may motibo para patayin si Novi. Bagamat hindi napatunayan kung paano pinatay si Novi dahil hindi nga ito nakita. Malinaw daw na inabuso ni John si Novi sa kanilang pagsasama at ito nga ay hindi naging tapat. Lumabas din sa trial na nakulong na pala si John ng taong 1980s sa salang rape at mayroong pang kaso ng child abuse ng panahon na hinahanap si Novi. Sa huli, si John ay hinatula ng 15 years na pagkakulong at mabibigyan lamang siya ng parol kapag natagpuan na si Novi o ang mga labi nito. Pero September 2020, sa di inaasahang pangyayari, isang taong pa lang nakakulong si John ay namatay ito sa loob ng kulungan. Namatay siya dahil sa cardiac arrest o inatake sa puso.
Sinubukan daw itong iligtas ng mga paramedics pero huli na ang lahat. At ang nakakalungkot ay magpahanggang ngayon, halos isang dekada na ang lumilipas ay hindi pa din nakita ang mga labi ni Novi Chardon. Sa tingin mo, si John ba talaga ang pumatay sa kanyang asawa? Ayon sa mga ulat, si John ay mahilig din sa mga crime stories at investigative stories. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!